Entiment. At pusang gala, parang solid. Solid ang pakiramdam muli ito. Tignan ko nga. Metal. Hindi metal boss ang kamote, mga pro. Hindi, metal siya. Ito, may cup siya dito. Tagalito, may cup. Solid. May kabigatan to. May kabigatan to. Solid. Ayan, no? Pakita ko, mga pro, yung itsura niya. Ayan, paikutan ko, ha. Solid. Ayan, ang click lever niya dito. Meron daw to click lever. Ayan, no? Solid to. Ceramic daw yung nasa taas ito, ito. Ang bigat. Kala ko plastic lang. Solid pala talaga to. Eto, nag-iilaw ito mga kapromdi. Pero hindi na ito. Ito lang umiilaw sa kanya. Yung battery life capacity niya. Yan. Yun mga kapromdi. Samahan niyo po ulit ako. Buksan na natin yung mga papi akong inbox na karaan. Ito na. VGR V003. Ayun. Kita nyo naman mga kapromdi. Oh. VGR V003. Ayan ha. Kitang-kita. Oh. Sa gilid. Sa harap. Ay, sa likod pala. Ayan. Ayan. Tingnan natin yung specs nito. Nakalagay sa kanya mga kapromdi. No? Meron siyang ceramic blade. Yung talim nito ay ceramic blade. Malamang yung ceramic nito yung nasa taas. Yung nasa upper. Hindi yung nasa baba. Meron din siyang 2,500 mAh battery. Lithium battery. Meron din siyang, specs ito ah, taper level multi-cut clipper only. Oh, meron din siyang taper level. Ibig sabihin, meron siyang yung adjustable. Yung kini-click lever natin, adjustable click lever kasi yun. Meron din siyang turbo with 9,000 RPM. Ah, malakas to. Meron siyang turbo na 9,000 RPM. Pero ito, hindi, sigurado ako, hindi ito ano, magnetic rotary ito. Yung dynamo, mga kapromdi. Meron din siyang ano, LCD. LED indicator. Ayan, nakalagay dito. Maganda. Tuloy mo, 9,000 RPM ah. Karamihan kasi sa mga ganito, pag rotary, ano lang siya, nasa 7,200, 8,000. Pero ito, ngayon ako nakakita ng ganito, rotary niya, 9,000. Meron din siyang 3 hours charging time. Tapos meron siyang 250 minutes operating time. Oo, mahaba-haba. Kasi ang tatlong oras, 180. Mga promdi, 180, tatlong oras. Apat na oras, 250. Mga apat na oras to. Meron siyang 6 pieces guide comb. Yung ano natin, guard. Protector cap. Meron protector cap. Yung sa ano, protector ng ano. Ng clipper natin, yung blade niya. May oil bottle, USB charging port. Ito maganda kasi yung ano niya, USB na. Yung saksakan. Tapos pwedeng saksakan nyo, charger na. Maganda rito sa mga kaprom din na lumalabas sa mga clipper ngayon ha. Sa ngayon ha, karamihan ang lumalabas ngayon, hindi yung dalawang butas na. Karamihan yung USB Type-C na. Type-C na siya. Yun, maganda rito mga kaprom din. Ceramic powder coated metallurgy blade. Yung ano niya, nasa baba. Paper lever, o yun nga. On-off switch, yung gilid. May LED lights indicator. USB charging. Okay, yun na. Tignan na natin, mga kapromdi. Andun yung specs, ha? Mga kapromdi, basahin nyo na lang ulit. Importante dito, mga kapromdi, sa akin talaga. Yung oras. Basta kailangan sa oras, mga kapromdi, matagal gamitin, tsaka madali i-charge. Ito, ano? Eto, mga kapromdi, murang-mura ko lang pala ito nakuha. Yan, maganda. Ganda kaya ang box ito, mga kapromdi. Tignan natin. Tignan natin to. Unboxing, 250 hours, parang medyo rin ha. Yun, mga kapromdi. Buksan na natin. VGR. Tignan natin dito. VGR siya. VGR ka. Oh, bumunga na agad mga kapromdi. Oh. Clipper agad ha. Tignan natin ha. Maya ka na. Pero mamaya na to. Mamaya na pag may nib. Uy! Mabigat! Metal to? Parang purong metal to ah. Yung kabigatan. Surprise ako dumaga from din. BGR ah. Yun, mga from din laman niya. Tinatin malaman niya muna. Isa-isa natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung cable niya.
mahaba kaya. Kasi ako mga prongde, gusto talaga mahaba. Mas maganda kasi pag mahaba. Kasi pag maiksi, minsan pag saksakan nyo, maikli yung wire. Ako, mahirap. Tingnan natin, ay mahaba. 2.5 meters. Mahaba, good. Pasado na sa akin, pasado na. Tapos, flipper guard niya, ang ilang, number 4, number 2, flipper guard to ah. 1 up, 1.5, ganito. Eto, number 3 guard, number 1, ah, 0.5 pala to. Ito yung 1.5 niya. Ayan, hindi nga siya magnetic mga kapromdi. Maganda rin yung plastic, pero malutong eh. 0.5, ngayon lang nakakita 0.5 na ano, parang mayroon 0.5 ko dun. Dikit-dikit dito mga kapromdi. Ito, masyadong maluwag. Yung ano, yung distansya maluwag. Yung pala ako nakakita ng ganito na creeper guard na maluwag. Honestly mga kapromdi ah. Pero ganito, clip lang siya, hindi siya magnetic. Okay? Tapos yun, may manual. Yan. Wala siyang oil. Walang oil. Ano, may mini brush. Ito, wala na. Okay? Ito, no, lami sa mga kapromdi. Paghawak ko pa lang nito, mabigat na. Ah, ito, main event, ha? Main event. Ay, pusang gala. Parang solid. Solid ang pakiramdam muli ito. Tignan ko nga. Metal! Hindi metal boss ang kamote mga kapromdi. Metal siya, ha? Ito, may cap siya dito. Tagalan nito, may cap. Solid! May kadigatan to. May kadigatan to. Solid. Ayan, oh. Pakita ko mga kapromdi yung itsura niya. Ayan, paikutan ko, ha. Solid. Ayan, ang click lever niya dito. Meron daw to click lever, eh. Ayan, oh. Solid to. Ceramic daw yung nasa taas ito, ito. Ang bigat. Kala ko plastic lang. Solid pala talaga to. Eto, nag-iilaw ito mga kapromdi. Pero hindi na ito. Ito lang umiilaw sa kanya. Yung battery life capacity niya. Yan. Solid. Yan mga kapromdi. Yan no. Tingnan natin mga kapromdi ang click level nito. Dito. O, baba natin ha. Iba kasi pag nagbibilang, hindi ko alam eh. Baba natin, pull ha. Bilangin natin. Click lever, adjustable to ha. 1, 2, 3, 4, 4 na click lever. Hindi ko alam mo sa inyo kung 5 o ako. Tapos, nasa zero gap naman siya, yung blade niya. Pero hindi pa siya naka zero gap dito. Pero alam ko nasa zero gap to. Pang anong solid. Maamoy sa cool mga kapromdi. Parang ano siya eh, parang mate black. Meat block sa dito. Kaya lang, ngayon ako makakagamit ng BGR na ganito. Parang solid yung ano. Pakiramdam, premium. May kadigatan siya. May kadigatan. Yung click lever naman niya, ayos naman. Sana hindi siya bumibitaw yung click lever nito mga prong dia. Hindi pa siya naka-zero gap. Isi-zero gap niyo pa. Mas maganda dito, maganda siya. Yung ano niya, blade niya, ang hybrid na kasi ito eh. Sabi dito, sa blade niya sa taas, ceramic, pero tingin ko naman, hindi ceramic, mga kapromdi. Kasi parang white eh, oh. Ano hindi siya ceramic? Parang puti, nakalagay ceramic. Pero itong blade niya dito, ito yung sinasabi nila na combination ng fade blade at saka taper blade. Kasi, kaya ko nasabi, dito, papunta rito sa ano, yung blade niya rito mga kapalondi ah. Paliit. Manipis talaga, manipis. Ayan, manipis. Tapos ito dito, kaya sa may, pag, ito ang palatandaan ko mga kapalondi, kaya nasasabi ko talaga, para sa akin talaga, ano talaga to taper blade. Pero yung iba, sinasabi naman, combination ng taper blade, tsaka anong fade blade. Pero ako mga kapalondi, ito anis lang mga kapalondi ah. Pag sinabing taper blade, lahat ng may linya dito, ito may groove, taper blade talaga yan. Pero pag ito pantay, as in wala talaga mga groove, fade blade yan mga kapromdi, no? Nasa inyo na lang kung anong pagkaintindi nyo, ha? Pero sa akin pagkaintindi mga kapromdi, once na may mga groove siya dito, taper blade po talaga para sa akin, ha? Ewan ko sa inyo. Pero yung iba kasi, ang sinasabi, pagka ganito,
na mga bago. Ano kasi combination na kasi to. Paper blade at saka fade blade combination ha. Pero sa akin, combination man sa hindi, basta naka ganito, paper blade talaga 'yan. Manipis na rin 'yo. Eh, ang maganda dito mga Frondi, ito parang nakita ko sa Micho, yung sa tasa. Ang tasa ng blade fade ano na, fade Troy. Blade dito sa upper ha, hindi sa baba. Yung ngipin niya mga Frondi, mapapansin niyo rito, sana nakikita. Mapapansin nyo, yung agwat niya, medyo, ano, ganyan. Mahahaba yung ngipin. Yung iba kasi mga plombi, ang blade dito, may iigsi. At saka mga, yung awang, medyo magkakadikit masyado. Ang napansin ko mga plombi, kapag ganito mga blade na medyo mahaba, mahaba siya, tapos medyo maluwang ng konti, mas maganda po tumabas. Sa experience ko lang po yung mga plombi, mas maganda tumabas sa akin yung mahaba ang ngipin, tapos mahahaba yung uka. Kaysa dun mga kaprondi sa maigsi ang ngipin, dito ha, dito, sa blade. Tapos, yung uwang niya mga kaprondi, maliliit lang. Parang hirap siya tumabas eh, kasi hindi nakakapasok yung buhok. Kasi sa pagkaintindi ko mga kaprondi, kailangan sa buhok kasi medyo may allowance siya para matabas niya. Kasi pag sobrang lakas minsan ng clipper, kasi may mga malalakas akong clipper dyan. Tapos, maigsi lang yung blade, maigsi lang siya, yung sa tasa, mga plombi ha, hindi siya naglalaro, dinadaanan niya lang. Kasi yun ang nangyari dun sa blade ko na ano eh, napansin ko dun sa blade ko ng, ano ba yun? BMG ko, yung BMG ko nando dun. Tsaka yung sa W-Work na isa, na NG9001, parang ganun. Yung blade niya, maigsi na siya, tapos ang kikitid ng ano, ng uwang, hindi katulad nito. Katulad dati ng mga blade nung araw mga plombi. Pansinin nyo yung blade nyo. To, speaking sa blade, blade mo tayo. Mas maganda yung malalaki uwang mga plombi. Ewan ko lang sa mga barbero na mga kagaya ko kung na-experience nila yon. As sa akin kasi yung mga plombi, mas gusto ko yung blade na malalayo uwang dito kagaya niya. Kasi yung sa fade blade ko na araw, fade blade tuloy, yung blade ko sa medyo ko, M10 Plus, tsaka yung sa ano ko, yung sa M5 ko mga kaprondi. Ang lalawa, ang haba ng blade ng ano no ng blade sa taas noon, yung uwang tsaka yung guhit. Napakagandang tumabas mga kaprondi. Kahit anong kapal, partida hindi pa yun masyadong malakas yung RPM noon ha. Nasa 7,000 RPM lang yung mga kaprondi, pero ang ganda to sa tahimik pa. O dito na tayo mga kaprondi no. So meron siya dito ng USB, ito. Type C, maganda rito mga kaprondi, type C na yan. Type C na. Hindi ko lang alam kung bakit meron siyang butas dito. Ayan o. Hindi ko alam kung bakit may butas siya dyan. Wala namang ano. Wala rin siyang patungan. Yun ang problema dito kay BGR mga kaprondi. Walang patungan. Ayan. Maganda sana kung may patungan siya. Hindi ko alam. Ayan. Ganyan dapat. Diba? Pero pag binabayaan nyo nakatayo, pag nagalaw, mahuhulog. Okay? May butas. Hindi ko alam para saan butas na to eh. Tornilyo yata to. Tornilyo siguro. Para dito. Maganda siya. Nakamat siya dito. Strong power 9,000 RPM. Ito, may nakalagay siya dito. Strong power 9,000 RPM. Tapos dito. May nakalagay dito. Professional. Kasi yung iba, mga prom din. Ang nakalagay dito. Keep blades oil dito. Yan. Maganda yung click lever. Ayos naman. Pero sa akin parang mahigpit. Medyo gusto kong luwagan. Ayos naman ang click lever niya, adjustable lever niya. Yung blade, taper. Para sa akin, taper blade to ha. Pero ito, manipis talaga. Karamihan kasi mga prondi ng blade talaga. Pag taper ano, medyo makapal. Ito, napansin ko mga prondi, maganda siya igupit kasi pauka pa ganun. Yan. Ang paid blade kasi mga prondi, diretso pa ganun siya, diretso. Wala siyang uka. Ito kasi, gumaganun siya, parang sinasalok niya, parang sa bako na kaganyan. Yun. Kaya ako gustong-gusto ko mga kaprondi ang mga paper blade talaga. Tsaka maganda rito mga kaprondi, oh, mapapansin yung uwang dito. Hindi siya masyadong mauwang. Ayan, oh, maluwag siya ng konti. Iba kasi, dikit, wala ka na makikita ng butas dito. Hindi siya masyadong lalaro. Maganda ito mga kaprondi. Tapos meron siyang BGR dito. Okay? Medyo mabigat. Medyo may kabigatan siya. Metal. Maganda. Parang premium ang pakiramdam pag nakahawak ka nito. Para siguro sa GRL
Meron na ako ng mga prom-D. Hindi ko pa nabuksan. Doon pala yung mga ganda natin. Ito muna tayo. Okay, tingnan natin yung mga prom-D ha. Maganda. First appearance, kita ko maganda. Pero ito, tingnan ko muna dito. Swak. Swak naman. Pero ito, maluwag. Try ko to kung maganda tong, ano, gamitin na card niya. Ang clipper card niya. Kasi ang paborito ko talagang ginagamit dito. Itong 1.5, uy. 1.5 tsaka 0.5. Ayan. Dito yun niya. Una natin mga prom-D. Baka nainip ako. Yun! Maganda. Ayan o. 98% ang battery. Nakalagay lang dyan. Ayan. 98. Matinig siya. Malakas. Tingnan ko. Ibaba ko nga. Ay! Dalawa ang ano nito mga prom-D. Ang power. Dual ang speed niya. Dual. Ayan o. Unang speed. Okay. Open natin siya. Unang speed. Ang sabi dito kasi kanina, ang speed niya ay with turbo. Ibig sabihin, ang unang speed nito nasa 7,000. Pag tinurbo mo siya, sa pangalawang speed o second speed, nando na yung 9,000 niya. Siguro, tingnan natin ha. Pero yung unang ano pa lang, unang speed pa lang niya, pwede na. Amoy sa kulit ko, pwede na. Hindi siya masyado nga liinit. Ito maganda yun, mga prom-D, sa mga blade na ganito. Hindi siya nag-iinit basta-basta. Pwede na to. O, unang speed pa lang yan ha. Pasok natin yung pangalang speed. Ayos. Malakas siya. Kasi lakas yung sa BMG siguro to. Yung BMG ko na imported. At saka maganda sa kanya, hindi siya maingay masyado. Tamang-tama lang. Tingnan ako kung sakto dito ha. Oh. Tamang-tama lang. Sakto naman. Ayan o, maganda. Hindi siya maingay dito, hindi siya maluwag. Bagong-bago. Ayan ha, naka-ano na yan ha. Naka... plus lever to. Sakto yung ano, fit na fit siya. Ayan, fit na fit na BGR. Di ka tulad yung mamaluwag. Bakit hindi naman siya magnetic? Pero ito kahit hindi siya magnetic, ano, quick. Galing. Fit yung ano niya, bagay. Yung guard niya. Mukhang magandang gamitin. Ayan o. Sa bagay, pag gumagamit ako mga problem ng mga guard, dito ako gumawak o dito. Ayan. Pag ganyan ako gumawa ko mga prom-D. Para sigurado hindi malalagay yung clipper. Hindi ako yung gano'n. Pag magnetic man yan o hindi mga prom-D, dito lang ako nahahawak talaga. Pag ganyan. Para sigurado. Yun. Maganda. O, baba ko. Siguro mga 7,000 to. O 6,500. Parang gano'n. Pero masusubukan natin mga prom-D para actual test prom-D. Abangan nyo mga prom-D ha. Kaya mag-subscribe palagi mga prom-D para paki-click yung notification bell dyan para lagi updated. Subscribe na rin mga prom-D palagi. Like and share. Solid. Solid siya. Whew! Medyo mabigat nga lang na konti. Medyo may ngalay tayo nito. Parang ito na yung tatalo sa medyo ko eh. Mga prom-D, ang maganda rito, tatanungin nyo, magkano naman ka prom-D ang pagkakabili mo dyan? Yun ang magandang tanong. Kasi nabili ko lang to ng 1,000. OnePlus lang yata, 1,000. Wala pang 1,000 to eh. Dahil sale ko nabili. Dun sa bagong sa Lazada. Bagong ano, bagong store na nakita ko. Sinubukan ko, legit. Kaya lang, pagtingin ko, siguro, mga 2 days, 1,700 na siya. Yun lang. Kasi abangin sa mga prom-D, lagi akong nag-check niyan eh. Maganda talaga. Kaya inaalalayan ko mga prom-D kasi tinitinan ko kung madali mag-init. Hindi siya magaling mag-init. Na binababad ko mga prom-D ha. Panalo to. Yung power, maganda. Pero yung tanim nito, hindi natin sigurado. Hindi ba natin natitesting eh. 1,000 ko lang nakuha. Dahil hindi may voucher ako. Tapos same talaga. Kasi sa iba, magkano to? Kulang ko, mga 2,000. Sa iba, 2,000. Sa iba naman, 1,000 plus ni 1,700, 1,800, 1,900. Pero inaabangan ko kasi mga prom-D, mga bagong store, mga bagong seller. Papakita ko, tapos ko dyan,
papost ko dito sa video ko, yung pagkakabili ko. Para maniwala kayo 1,000 ko na nabili, pero nagbabago. Biglang nagbago yung presyo mga prondi. Pero kagaya yung sinasabi ko, lagi kayong sumilip sa mga Shopee o Lazada nyo. Tingnan nyo kung magsisale siya kasi minsan biglaan. Minsan biglaan talaga pag nagsale. Eto, sigurado ako pag lumabas to, hindi na magbabago ang presyo nito. Lalo pag na-review ko na, pag na-review din ng mga ibang bumili, ewan ko lang. Sinubukan ko mga prondi ha. Kayo, magkano bilhin nyo dito sa mga ganito mga prondi sa BGR-003? Meron pa itong BGR na ano, maliit eh, trimmer eh. Bibili rin tayo ng ganun mga kapromdi. Ito mga kapromdi. Solid. Eh, binabad ko. Hindi madaling ano? Mag-init ang blade. Tapos 2,500 mAh power battery. Oo. Oh. Itacharge nyo siya ng 3 oras. 250 minutes nyo siyang gagamitin. Ready? Wala siyang kasamang oil. Pero mas lalakas pa ito pag may oil. Yan o, oh, inamatabayanan ko. Okay, panalo, malakas. Solid, matining talaga. Matining, pero ito, ano lang siya, dinamo. Hindi siya yung magnetic. Kasi kapag magnetic, mas malakas. Alam ko, din-RPM lang ito eh. Kasi pag RPM, ibig sabihin, rotary. Pag SPM, sabihin, speed. Nakalagay dito eh. Yun nga, RPM nga, mga prondi. Dinamo pa siya, dinamo. Okay. Oil bottle, meron na talaga yung oil bottle dito. Wala namang oil dito. Okay, bawal kasi kaling pang ibang bansa, minsan bawal ng oil bottle. Yun mga ka-prom din, nandito na lang. Abangan nyo yung aking test, actual test performance sa BGR-V003 na to mga ka-prom din, no? Asahan ko po yung patuloy na pag-suporta nyo mga ka-prom din. Sa mami, ganito na. Anong experience nyo sa ganitong clipper na to? Pero sa akin, ngayon pa lang, na-miss na ako. Pero siyempre, iba pa rin pag actual test performance. So, hanggang dito na lang. Sana'y masubaybayan nyo ulit yung actual test performance nito. Mabuhay po, Barberong Pilipino. Subscribe from the Barber po. Panalo. Solid.